nung di ako doon sa pinatawag ako doon sa Malacañang noong July. Nakuha ko sa Leticia. Ito Your Honor. Sige. Pinatawag siya sa Malacañang noon ni ano Ochoa. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa PIDEA, nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Pelisanto Serapio sa Malacañang as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 oras, kaugnay na mahawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabaho ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa noong biglang dumating ito kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno. Habang pinagdidiinan ito na mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panigawa-gawa lamang tao ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante tao ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy. Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacañang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon. Kung hindi ang mismong director ng aming opisina o mismong PIDEA Director General ang kanya ipinatawag, kundi ako. Bilis mo naman magbasa. Dahan-dahan, Morales. Hindi ko maintindihan kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PIDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya, ay nagawa pa ng mga ito na ako ay taniman ng samut-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office ni Executive Secretary Paquito Ochoa na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Yun po, yun yung talagang naging ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinitan ng mga ito dahil magkakakonekta pala itong mga ito. Your Honor.